Ngayon, kinoconfirm nyo sa committee ito. Sa committee ito, ha? Oo. Na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kinoconfirm ninyo. Opo, Yaron. Opo. Okay. Gusto ko rin sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000 collateral damage. My goodness, collateral damage pa ito. Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan. So gusto ko lang pong tanungin ang ating dalawang witness na ito kay Mr. Fernando Magdadaro. Kayo po ay nakulong, nahuli kayo noong December 1, 1999 sa kasong murder at illegal possession of firearms. Bakit po kayo nakasuhan ng murder? Yan po ba ay planted sa inyo o talagang ginawa po ninyo? Yun pong kinasusakin, Your Honor. Yun alin? Yun po ang kinasusakin, murder at saka yung illegal. Okay, system. Yung ba'y ginawa mo? Opo, Your Honor. Yung ba'y ginawa mo? Yes, Your Honor. Okay. Na merong kang dalang baril at granada, yung ba ang nabanggit? Opo, Your Honor. Okay, bago yung ikaw ay nahuli, ano ang trabaho mo? Dati po akong rebel returnees, Your Honor. Dati kang? Rebel returnees po. Rebel returnee. Opo, Your Honor. So, anong klaseng rebelde? Sa white area lang po, Your Honor. Ano yan? White area. Yun po ba yung NPA o ano po yan? Yes po. Ilang taon ka na member ng NPA? Mahigit 5 taon lang po, Your Honor, noon. Saan po kayo nakatira at that time? Agdao po, Your Honor, Agdao. Saan? Argao? Opo. Dabao. Saan po ang inyong area of responsibility bilang kadre ng NPA? Diyan lang po ako sa white area, Your Honor. Dabao City lang po area. Dabao City area lamang? Opo. Hanggat nakulong kayo? Opo, Your Honor. Alright. Ito po namang si Mr. Leopoldo Untalan. Tan. Untalan Tan. Kayo po ba ay talagang pumapatay? Hindi po. Hindi po kayo pumatay kahit kailan? Aral po ako. Graduate po ako ng CIMAL. Okay. Nabanggit mo na yung nag-convince sa'yo na pumatay ay kaibigan mo. Opo, Your Honor. Nainiwala kang kaibigan mo nagpapahamak sa'yo? Opo, Your Honor. So hanggang ngayon, kaibigan mo siya? Hindi na po, Your Honor. Yung kaibigan mo is SPO for Nartoles? Opo, Your Honor. Oo. Ayon sa aking ginawang research, sa SPO for Nartoles, mukhang mayaman na yata ngayon. Tama ba ako? Opo, Your Honor. Ayon sa ginawa naming research, si Nartoles ba? Nartoles. Tolis, Nartoles. So, Tolis. Ah, Tolis lang. Ah, di ba, Lena? Basta yun. Kilala mo yun, di ba? Ah, ay meron po siyang resort sa Samal. Totoo ba yun? Opo, Your Honor. Ibig sabihin, maaaring masabi mo na yung ginawa niya na pinagawa sa inyo ay nagkaroon din siya ng malaking pera tungkol doon. Ano po? Opo, Your Honor. Nyo? Opo, Your Honor. Siguro, siya rin ang nagbulsa nung dapat ibigay sa inyo. Sapagkat ang sabi niyo sa akin kanina, ang bawat isang napatay ninyo, 1 million. Opo, Your Honor. So therefore, 3 million ang natanggap niyo bawat isa, correct? 2 lang po ang binigay niya. Hindi, kaya nga, 3 million dapat, correct? Opo, ang bawat isa sa inyo. Opo, Your Honor. Ang naibigay lang sa inyo, tigi 1 million. Opo, Your Honor. Ibig sabihin, yung 4 million nasa kanya. Ano? Opo, Your Honor. Palagay niyo po. At sinabi rin niyo po na yung kaibigan niyo ay merong mga kaibigan na makapangyarihan sa ating pamahalaan.
Mr. Tan, tama ho ba? Opo, Your Honor. Nabanggit po ba niya sa inyo sino yung makapangyarihan na kilala niya sa dating administrasyon? Ang boss niya po, Your Honor. Sino po ang boss niya? Si Colonel Edelberto Leonardo at si Colonel Rui Lagarma po. Colonel Leonardo na ngayon po ay nasa Napulcom. Napulcom po. At sino po yung isa? Rui Lagarma. Colonel? Rui Lagarma po. Ah, yung babae, Garma, yung opo. Naking PCSO. Opo. Ah, oh. At nabanggit din po nyo na girlfriend pala si Garma nung... Sino yun? Narsolis. Ha? Nartolis. Narsolis. Opo, Your Honor. Oo. Ba't nyo alam yun? Sapagkat kaibigan mo siya. Opo, Your Honor. Yung kaibigan mo siya nagpahamak sa'yo. Ano po? Opo, Your Honor. To naniniwala kang pinahamak ka ng kaibigan mo. Mag-iingat opo. Po tayo sa mga kaibigan na papahamak sa atin. Ah, ayun, Narsolis. Alam ko, Nartolis eh. Ngayon, ang sabi mo kay Magdadaro na ginagawa niyo ito sapagkat tinutulungan niyo ang gobyerno ng dating administrasyon. Ganun po ba ang pagkakasabi niya? Opo, Your Honor. Yun ang pagkakasabi mo kay Mr. Magdadaro. Opo. Yun ba ang sabi sa inyo ni Narsolis? Opo. So, ibig sabihin, ang sabi ng SPO4 Narsolis, kaya nyo gagawin to sapagkat ito'y ginagawa nyo dahilan sa yun ang utos ng former administration. Opo, Your Honor. Okay. Ngayon, naniniwala pa kayo na ang pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Yun ba ang paniwala ninyo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan? Naniniwala ka ba, Mr. Tan? Pumatay ka eh. Yun lang ang pagkakataon pumatay. First time mo pumatay eh. First time mo, di ba? Hindi ka mamatay tao eh. Hindi tulad po ni Mr. Magdadaro na siya ay kinulong na nakapatay. Ikaw hindi eh. So therefore, naniniwala ka na sinabi na Solis sa'yo na yung pagpatay na ginawa ninyo ay para sa bayan. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Opo, Your Honor. O dahilan sa merong pabuya na nagbibigay sa inyo at kalayaan na ibibigay sa inyo. Sa pagkakaalam ninyo, sino po ang director ng Bucor at that time nung kayo ay pumatay ng tatlong Chinese? Kilala niyo po ba o alam niyo po ba kung sino ang director ng Bucor nung araw? Hindi ko po matandaan. Hindi niyo kilala. Pero na alam nyo kung sino. Hindi nyo lang matandaan ang pangalan. Hindi po namin naalala, Your Honor. So, may kinalaman ba? May kinalaman po ba ang direktor ng Bucor sa pagkakaalam ninyo? Sa ginawa ninyo? Sapagkat parang si Superintendent Padilla ang isa sa mga mastermind dito? Palagay nyo kaya, sa inyong pagkakaalam, alam po ba ito ng direktor ng Bucor? Hindi po namin alam, Your Honor. Hindi nyo alam. Pero nalalaman nyo at inaakala ninyo na dahilan sa ang ginawa nyo rito, sabi ni Narsolis, ay para sa bayan, ang ibig sabihin niyan, sinusuportahan nyo ang pagpatay ng war on drugs noong panahon ni President Duterte. Yes, po, Your Honor. Opo, Your Honor. So, sa pagkakarinig ninyo, ngayon kinoconfirm nyo sa committee ito, oo, na ang isa sa mastermind ng pagpatay ay ang dating Pangulo ng Pilipinas. Kinoconfirm ninyo. Opo, Your Honor. Okay. So, yun lang siguro.
Mr. Chair, ang nais kong sabihin at gusto ko rin pong sabihin na sa totoo lang po, ito yung first time ko na talaga makakita ng pumatay. And I would like to say that any administration does not have any right to kill whoever he might be without any due process of law. Yan po ang nais kong sabihin. At pangalawa, ito pong committee ito, nagsasagawa ng imbestigasyon para gumawa tayo ng magandang batas na hindi na po maulit ang mga bagay na ito. Gusto ko ring sabihin kay Senador Bato de la Rosa na sana mag-appear na siya dito para hindi na yung gagamitin niya ang media para magsalita pa tungkol dito. Sinabi niya na yung pagpatay na more than 20,000 collateral damage. My goodness, collateral damage ba ito? Pumatay ka ng 20,000 dahil sa war on drugs and you only call it collateral damage? Hindi ko maintindihan, Mr. Chair. Salamat po.